Hello guys, isang magandang hapon po sa ating lahat. Kayo po ulit ay nasa Munting Hardy ni Sir Mayor Vlog. Na-miss ko po kayo and sumatin po ang kasaganahan, ang kaswertehan na dulot ng taon na ito. And for today guys, it's another plant update doon sa naging propagation ko, pagpaparami ko ng isa sa mga halaman na considered Locken Feng Shui House Plant. Ito po yung tinatawag nila. Ang botanical name po ng halaman na to is yung Dracaena reflexa or mas kilala bilang Song of India plant. Ito po yung isa sa mga halaman na pinaka-favorite ko dahil sa kanyang mala golden gintong kanyuan at postura. Kitang-kita po na napaka-lush at gold na gold, gintong-ginto ang kulay na may halong berde sa kanyang pinaka mahabang dahon po. I-focus po natin para po makita nyo po talaga ang kanyang kagandahan guys. Ayan po siya. Diba napakaganda po kung ating pagmamasdan. Isangin po ang halaman na ito sa pinaniniwalaan na makapagbibigay sa atin ng siksik, liglig, naguumapaw na mga biyaya kapag inalagaan po natin siyang mabuti. Of course, ang balik nun sa ating buhay kapag nakitaan natin na patuloy siya sa pagkakaroon na maraming supling, suloy, anak, is ibig sabihin po ay tunay na naglaan po tayo ng sapat na enerhiya, lakas, pagod, at yung oras po natin ay ibinigay po natin sa halaman na ito. Kumbaga ang halaman na ito ay hindi siya nawawala, bagamat napaka karaniwang halaman nito, common house plant, at bakit siya nagiging trending dahil sa kanyang kakayahan sa paglilinis ng hangin, tinatanggal niya ang mga harmful chemical toxins na present sa hangin. Kumbaga considered air filtering at air purifying plants po ang Song of India plant. At kapag ilalagay mo siya doon sa isang napaka-bland, payak na espasyo, ito po ang magsisilbing daan, decoration, para makapagbigay ng isang ambience, surrounding, at isang kaaya-ayang lugar na napakaganda. At yung space na yon, kapag naglagay ka neto, ay tiyak na magiging maganda, maningning, matingkad, dahil nangin po sa kanyang napaka-tingkad na mga dahon na ani moy ginto. Kapag nakitaan po or nakita po ng ating mga panauhin ang kagandahan ng halaman na ito, tiyak na ito po ang makapagbibigay sa kanila ng isang positibong pananaw sa buhay. Ang mga halaman po kapag tunay nating inalagaan ay makapagbibigay dulot ng isang kaaya-aya, presko, natural, at napakagandang energies na siyang magbibigay daan para ang mga matumal na mga blessing, biyaya na ating gustong matanggap sa ating buhay ay unti-unting dadaloy sa ating buhay. Particularly kung may mga negosyo po tayo, wag na wag po kayo magpapawala neto dahil pwede po siyang gawing lucky charm. Maglagay po kayo neto sa harapan na pintuan ng inyong negosyo, ng inyong bahay para mahaltak ang mga blessing na ating gustong matanggap araw-araw. Huwag na huwag niyo po siyang ilalagay doon sa kanlurang bahagi ng ating negosyo, workplace, bahay, dahil ang kanluran po, yun po ang lugar na kung saan pinaglulubugan ng araw at yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran, oportunidad para sa ating pamilya, sarili, trabaho at negosyo. Simula po nung naglagay ako ng mga halaman sa kanlurang bahagi, dati kasi wala pa akong mga kaalaman, mga idea kung saan sila dapat ilagay. Nung mga panahon na iyon ay maraming mga pagsubok, problema ang dumating sa aming buhay. Kumbaga binago ko ang takbo ng aming pamumuhay. Kumbaga nagsaliksik, nag-research ako ng mga halaman na siyang tutulong sa akin para mabago ko ang takbo, ang daloy ng mga matutumal na kaswertihan ay patuloy na dumarating sa aming buhay. Kumbaga
wala akong kaalaman sa mga bagay na yung kumbaga nagpapasalamat ako sa mga Kaplan tito, Kaplan tita ko, particularly ang mga nagbabahagi, nagsishare ng mga posibleng halaman na siyang tutulong sa ating buhay para makuha natin ang ating mga special na intensyon, pangarap at mga minimities sa buhay. Kumbaga, naglagay lamang po ako ng mga halaman, particularly ng ganitong halaman na Dracaena, Reflexa or Song of India doon sa silangan para po ma-locate natin, ma-direct po natin kung saan talaga ang pinakatumbukan ng silangan. At base na rin po sa aking experience, karanasan, simula po nung naglagay po ako ng mga halaman doon sa kanluran ay hindi naging magandang daloy ng or takbo ng aming negosyo, ng aking trabaho, ng aking pamilya. Kumbaga, nung time na nagbasa ako, nag-research at patuloy ako sa paglalagay ng mga halaman sa northeast portion para ma-locate po, gumamit po tayo ng compass rose. Ang northeast portion doon po kasi sumisinag, sumisikat ang araw at yun po ang sumisimbolo ng isang napakagandang kapalaran para sa katuparan ng ating agarang pagtupad ng ating mga minimiti, panalangin at pangarap sa buhay. Ang mga halaman na ito, kapag naalis na po ang mga palipadhangin, kulam, negatibong enerhiya, unhealthy vibrations, mga not so good vibes, dahil ang halaman na ito rin po ang nagtatanggal ng mga enerhiya na siyang nagsisilbing hindi magandang dulot sa ating pamilya, na siyang nagiging daan din po para sa pag-aaway ng pamilya, ng miyembro ng ating pamilya, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo, hindi magandang may nag-aaway ng mga miyembro ng ating pamilya sa bahay. Yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran din po, kung kaya naman sa pamamagitan po ng ganitong halaman, siya po ang tutulong sa atin para mahaltak niya. Considered wish granter, lucky charm, money maker, money magnet ang nasabing halaman na Song of India. Kitang-kita pa lamang po doon sa kanyang combination ng dark green, gold at yung lime green na kulay na berde, yun na po ang senyales. Yun na po kasi gustong-gusto ng mga positive energies ang isang halaman na may kulay na yellow, dark green at lime green. Yun po ay base sa aking experience, kung kaya naman hindi po ako nagpapawala ng mga halaman. At kung ikutin po natin ang small garden ko, karamihan po sa mga halaman ko dito ay gold, green, lime green at yung neon green. Katulad din po neto guys, yung oregano ko, variegated po siya. Yan po yung Cuban variegated marjoram or mas kilala sa Pilipinas bilang tinatawag na oregano plant. Ayan. At para mas lalong humikayat pa ang halaman na ito, magawa natin siyang lucky charms. Maglagay po tayo ng 3 pulang laso sa palibot na tangkay ng ating Song of India plant. Gumamit din po tayo ng fast draining and absorbing na lupa para sa kanyang mother plant, dahil gustong gusto ng halaman na ito na madaling nasisipsip ng lupa ang tubig, dahil kapag hindi po tayo gumamit ng fast draining and absorbing na lupa, yun po ang nagsisilbing dahilan para mamatay ang ugat ng ating mga halaman. At kapag namatayan po tayo ng luck and feng shui house plant, hindi rin po yun maganda para sa ating pamilya, sa ating sarili, sa bahay, negosyo. At other possible care tips na pwede kong i-share sa aking masugid na taga-subaybay or manonood is lagi po nating i-monitor or i-check ang lupa, ang container, para mas lalong tumangkad, makapagbigay ng maraming panibagong suloy or anak ang ganitong halaman. Ilalagay po natin siya sa isang malawak na espasyo, or kung may lupa po kayo,
na malapit po sa kapanapintuan, doon niyo po siya itanim dahil gustong gusto ng halaman na Song of India ang isang malawak na espasyo para makapagbigay ng isang matingkad, masagana, magandang tubo. At kapag nangyari yon, take note guys, sinasabi din po nila na kapag napamulaklak nyo ang halaman na ito, napakaswerte, ito na po ang makapagpapabago ng inyong buhay. Bihira lamang pong mamukadkad, makapagbigay ng bulaklak ang Song of India plant. At kapag nangyari yon, yun na po talaga ang magsisilbing tulay daan para sa agarang pag-angat ng ating buhay. At other possible care tips, kaya siya naging matingkad, particularly kung inyong titignan ng kanyang tuktok na ibabaw ito guys, matingkad po siya, diba? Isa po sa mga sekreto ko, lagi ko pong ibinabahagi, iminumungkahi sa aking mga watchers, masugid na taga-subaybay, na ang pagkakaroon or paglalagay ng organic fertilizer, kung magluluto po tayo ng mga putahin na maitlog, yung pinagbalatan po ay gawin po natin siyang powder, pulbusin po natin at ilalagay po natin iyon sa tuktok na ibabaw ng lupa ng ating mga lock-in feng shui house plants. Napakalaki na po ang ganitong halaman, mas lalo magiging matingkad pa. Lalabas ang kanyang natural na variegation, mas titingkad, magiging maningning ang nasabing halaman kapag naglagay po tayo ng organic fertilizer. At kung wala po tayong yung pinulbos na eggshells, might as well gumamit po tayo ng liquid fertilizer. Huwag din po nating tatapon kung kakain po tayo ng prutas na saging, yung pinagbalatan po ay i-dilute natin sa isang 1.5. Alam niyo po yung basyo ng Coke, yung soft drinks. Lagyan po natin siya ng mineral water. Huwag po yung tubig na galing sa nawasa dahil napakatapang po ng chlorine content ng materialis na yun. Kumbaga, mineral water po, dun po natin, yun po ang gagamitin natin. Paghati-hatian po natin ang saging, pinagbalatan ng saging at ilalagay po natin sa loob. Kumbaga, sa isang 1.5 container or basyo, maglagay po tayo ng dalawang pinagbalatan ng saging at let it stay for about 5 to 7 days. At ang paglalagay po ng liquid fertilizer po ay for every plant po is 1 cup. Nawa po ay nakakuha po kayo, short update lamang po sa aking garden, nawa ay nakakuha po kayo ng isang kaalaman na siyang tutulong para mahaltak natin ang mga kaswertihan na gusto nating matanggap sa pamamagitan po ng ating halaman na ito na Song of India, or popularly may botanical name na Dracaena reflexa. Maraming salamat guys, ingat po tayong lahat, nawa'y sa lahat ng bagay ang Diyos ay laging papurihan po. Hanggang sa muli po. Paalam guys.